Hello guys! Welcome back to my channel! Today, pupunta tayo ng Divisoria. Super exciting kasi ngayon na lang ulit ako makakabalik. Bakit ka natatawa? Yan yun. Bakit? Gusto namin maghanap ng mga murang gamit sa bahay at mga kung ano-ano. Pero before that, may punta lang kami yung check-up. Na-excite ako actually kasi first time ko siya makakasama sa Divisoria. Good luck! Good luck lang. Sobrang tagal ko na talagang hindi nakapunta. Tapos gusto kong hanapin ngayon, aside from mga gamit sa bahay, yung mga, syempre, makeup brushes, yung mga abubot, mga accessories. Ah, I'm stretching! I love you too, my darling! Isis. Nagdala rin kami ng eco bag. How are you? Scared. Why? Tura namin. Latang puyat. Hello guys, we're on our way to Lucky Chinatown. Doon kasi kami magpa-park. Kasi wala namang parking around 168. Doon talaga yung best place to park. Tapos lalakarin mo na lang from there. May parang accessible walkway naman from the mall. And sakto, magla-lunch time na rin. Magla-lunch muna kami before we head to 168. Actually, ang dami na rin bagong mall aside from 168 eh. Merong mga 999. So 143. Love. Na-excite ako makita yung pinalinis ni Mayor Isko. Kasi yung last punta ko doon, that was siguro around 2012, 2013, magano ng college ko. Super sikip. Eh, nung time naman eh, nagko-commute lang ako. So, hindi ko naman problema yung parking. Ganun. So, ngayon, tignan natin kung kamusta yung kalye. Walkable na pa siya. Kasi, puro vendors yung dati. Pero, mumibili ako dun dati. Wait, ano nga yung... Wait, kunin ko yung aking listahan. Ayun. Makeup brushes, accessories. Gusto kong bumili ulit yung maramihan ng mga pangtali ng buhok. Ewan ko ba bakit naglalaho silang lahat? Yan yung mga pangtali ng buhok, yung mga cute na clips, yung mga uso ngayon. Kasi yung mga murang gamit sa bahay, like cute na plates. Kung may placemats din doon, no? Tsaka yung mga pang decor-decor, pang centerpiece. Like, kailan ako nagpunta? Nag 2012. Oh. Diyan kami nag-shooting. Kay Uge. Pero hindi yun talagang pumunta ka dahil nag-shopping. Yun yung tinatanong ko. Love! Yun yung tinatanong ko. So hindi ka pa nga nakapunta yung talagang parang ganito na iikot ka. This is interesting. But may dala kayong water or tumbler para refill na lang ng water. Tapos yung ganito. Parang mga eco bag na malalaki kasi kapag bumili kayo doon ng mga maliliit na kung ano-ano, nakasupot yun. And cap kasi kapag lalakad sa labas, mainit. Are you ready? Are you ready? Yes. Welcome to Manila! Ito siya. Naka-disguise na. Yan nga natin. Pasok tayo. Cute! Cute ng color. Hindi naman nag-red. Hindi nga, pero cute lang. It's mint green.
yan kasi pag naka-shades ka sa... pag naka-shades ka sa... Tumul, naming nabubunggo. Pangalawa na yun. Ito lang. Favorite namin kumain dito. Favorite niya kumain dito sa Mega Mall. Pwede na sila. Ha? Sabi ko yun? Kayo yung choice. Just know, just know. Undercut sa Papa. Ang Mudra and Popsi. Cheers. Okay, pupunta na kami ng 168 Lucky Chinatown Annex. Tapos dito rin yung daan going to 168. Baba lang talaga. Ayaw ka ni mga nasa akin eh. Kala ko pa nalas din ako mag-isa dito. Grabe ganun lang kadali. From Lucky Chinatown, pupunta ka lang sa Annex, tapos bababa ka sa ground. Tapos yun, ito na. 168. Parang tatawid ka lang. $150. Ilan yung isa? Peraso? Pag tatlo, pwedeng $150. Oo, ano nakita lang ako. Kulay yun, oh. Itong ganda ng kulay nito. Itong ganda ng color, oh. Pero, ay, ang cute nito nga. Kung ito pa yun pala. Pwede, no. Ito. Yan, ganito. Ito, magkano dito? $50. Pero garter rice naman. Magkano yan, Tipen? Dalawa, $250. $240? Ah, $300 to. $300. Same dito? Ano yan? Para saan? Para, ito pump niya. Oh, pump. Pa-pump mo ganun. Kano to, te? $220. Built-in pump na siya. $22. Binili ko sa Miniso. Yung ah, sa akin. Meron din doon. Meron, te. Mamantika na ako. Gusto ka naman. Dito mas maluwag, no? Tumawid kami dun sa kabila. Kamusta naman mag-wall na naka-shade? Kahanap naman kami ngayon ng bilihan ng bedsheet and kumot. Mas maluwag dito sa taas compared to baba. 1,000. Ay, yung blue. 1,000. O kaya pag yung mga outing, di ba? Outing, okay. Lagyan na ng grocery para hindi ka na dibuhat. Pwede pang grocery. Ito pwede pang malingi. Oo nga, okay magta-travel. Oo, ang cute nito. Hindi yan naka-coffee. Sakto sa buluto kayo, pre. Mahanginan. Walang bawas, kuya. Pag marami, mayroon. Ay, talaga? Pag tatlo, $200. Pag tatlo. Kano? Ay, wait. Alam ni ate, oh. Alam mo yun, ate? Nanonood ka ba, no? Magkano yung ganito, maliit? $1,300. Ito. $1,800. Ilang ano na yun, tatlong... Pero ito ang cute, no? Ito ang cute ng kulay. Ganda ng kulay na yan. Ganda. Zipper yan, matibay kaya yung zipper niya. Depend, saktong-sakto yung nabili mo, ano, travel. Diba? Hindi, kay Daphne kasi, di ba, pag nag-dorm. Sakto nga yun sa kanya. Pwede na sa presyo niya. Magkano yun? Ganyan na yun sa amin. Magkano last price, kuya? Sell. Ito, ay ano? Ang lambot. Ito masyadong pink. Ah, sige, para kahit na wala. Yung maganda tipin, gusto ko yung parang kinuha mo. Hindi, ikaw tawa iba sa depo. Meron pa. Nes na pag plain. Plain. Ito na, 1, 2, 3. Hindi, tayo isa lang, diba?
isa lang. Dala ko customer, madami. Hindi, kasi tripiti nang ikaw. Saka disyo, lang ko nakatanda ng pasilyo. Oo nga. Kami pa nagsulat nun sa resibo. Ay, pulo, no? Magkano po dito? Si AD, ang galing mo doon. Tida, naka-shade. Asan yung pinamili mo? Lagay mo rito sa loob. Teka nga, wala nang letter. Wanderlust. Ay, Tiffin, maganda yan. Alam mo yung magandang picture dyan, yung nakatalikod ka lang, tapos kita yung ano. Ayan ah. Turuan mo na siya. Hindi, sarang si Marie Lozano. Oh, pak. Oh. Labi mo naman mag- Laki. Di ba malaki? Hindi, tama lang. Maganda kay Jocelyn. Si Jocelyn ang ganda. Mag-80. Diba? Nawayi ko. Yan. Parang mga ano, Bangkok. Pwede ba lumaki? Oo. Pati sa kagdi-defend. Oh, parang sabi niya, 1,000 yun noon sa baba. Ang ganda yung black. Agad-tipi. Ang mura lang, 61 kito. Ang mura! Ito, 110 pesos lang. Kain muna tayo, merienda. Hindi kami ng Albino's bibingka, tsaka waffle. Dalawang cheese dog waffle. Actually, gusto ko mag-Turks, pero isip ko pa. Make it a Turks Day. On a Monday. Kaya tawag siya dito, Piolo. Aldino's bibingka and barako ko. Sarap. May wipes tayo. Tell you wipes. Ito si Alvin mangubat, Papa. Anong mami yan, mami? Mami! Best shomai. Waying. Balik muna kami ng Lucky Chinatown. Para ilagay yung mga pinamili. Tapos lakad ulit kami pa nainainan. Tapos tutupan. Kababa na kami ng mga kagamitan. So, recharge. Lakad na ulit yung 999. Wala lang ako na. Ngayon malamang identity ba lang. Actually, maayos na rin siya ngayon kasi Ayala ko. Hindi na yung mura, yung gano'n. Ah, hindi gano'n pa rin. Papuntang 168 dito kami. Pero dahil punta ng 999, yun lang. Ito lang mo. Wala! Wala! Nagalit. Ate Louie, oh! Bili ako nito. Yes. Cute. Either. Haluwag na nga. Road to pa? Anong road nga to? Recto to, no? Oo nga, lumag na. Ganito pala kalapat yung ano. Oo. As in dati raw, hanggang dito, no? As in, wala akong makakadaan ng sasakyan. Grabe, in fairness kay Isko. Itawid na natin. Dito daw. Second floor. Dito na. Pinagpawalan ako nung ang guard na mag-video. Grabe naman. Pero nandito na kami sa prime block. Dito ba? And paghahanapin niyo yung dito, dalawa sila sa first floor. Mura dito pero mga damit. So sa second floor, hindi ako. Yun yung mga gamit sa bahay. Mga furnitures. Dito!
Ayan, MRD2. Fair! Di ba yung ganda ng upuan? Ang cute nito! Ganito yung mga inanganap ko. Tsaka itong plate. Labang kita itong dalawa. Pwede sa atin. Ganun yung upuan ko yung nabili namin sa Furniture Source. Ay, mas mahal. 6-8. Ganda dito. Pero maganda, ano? Mura dito. Naghanap yung mga murang gamit sa bahay. Hindi po mag-get. Sa kwarto, lalagyan natin. Ang ganda. Ganda lang. Gusto ko siya. Thank you. Yay. Okay, we're back here. Lucky Chinatown. Last stop. Dito na lang yung bukas kasi yung 999, 168, and Tutuban hanggang 7 PM lang. Ito hanggang 10 PM. Hey guys, we're already home. As you can see, nakapag-freshen up na ako. Pag-shower na ako. Grabe, sarap ng feeling. It was a very long day. Nakakapagod, pero sobrang saya. Kasi sobrang tagal ko nang hindi nakabalik doon. Everything is so familiar. Feels good na medyo naayos na yung Manila. Lumuwag na yung mga kalsada. And yung mga goal ko na makita, yung nasa listahan ko. Nabili ko naman siya mostly. Oh nga pala guys, today is a Monday. Less likely for people to go there on a Monday. Yung parking nga pala namin, ang binayari namin is 290. Kasi 11:30 kami nandun, diba? Eh, yung parking nila, kapag pumasok ka dun during mall operation, 50 pesos first 3 hours, and then plus 20 yung 4th and 5th hour mo, and then yung 6th hour mo onwards is plus 40 na. I'm thinking of making a haul video of everything that we bought. Oh, yeah. Thank you very much for watching today's vlog. And sana nag-enjoy kayo going with us. I'll see you on my next vlog. Bye! Hello guys! This is the following day after our Divisoria trip. And ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay. Naisipan ko lang mag-vlog ngayon kasi I want to show you everything that we bought. Ayan pa siya. Yan. Tapos yun. And ito. Yan, pakita ko sa inyo later. I want to show you yung mga nabili namin kasi I think sa vlog kahapon, hindi ko naman napakita lahat talaga kung ano-ano yun and kung magkano. Ayan, so dito na ako pumesa sa sala para nandito na sa gilid ko yung mga items na ipapakita ko sa inyo. Actually, ang hirap mag-vlog kaya sorry kung medyo shaky or maguluman yung vlog. Actually, inisip ko kung tutuloy ko ba i-upload yun or ito na lang. Pero sayang din kasi in-important ko rin naman. Try ko rin naman na ipakita sa inyo yung journey namin kahapon. Excited ako pakita sa inyo guys yung mga nabili namin kasi super happy ko talaga. Kasi nga diba sinabi ko sa inyo kahapon, naglista ko ng mga gusto kong makita doon. Nakakatuwa lang kasi talaga na okay yung quality tapos mura siya. Start with this one. This is a blanket. Sobrang dami nilang choices and ang ganda ng quality. Lambot niya, tapos hindi siya yung manipis. As in, sakto lang siya. Tsaka kasi kaya din alam ko na okay siya. Kasi yung tita ko nga si Ate Ben, yung kasama namin kahapon, nakabili na siya doon. Tapos proven na kahit labhan mo siya, okay pa rin yung quality. Ayan o. Ayan. Tapos makapal siya. Ang ganda pa nung design. Ito yung kinuha namin isa. Dalawa kasi yung kinuha namin. Ang ganda, diba? Tapos isa, it's a plain one kasi para dun sa kabilang room namin. Bagay na bagay siya. Medyo hindi siya makuha ng color ng camera pero parang siyang light taupe. Imagine, this is only 300 pesos for a blanket. Grabe. Super love this. Syempre lalaban muna to bago namin gamitin. Okay, dyan ka muna. Okay, next, so since nandito na rin lang siya, this is a hat. Actually, si AD yung nakakita nito. Tapos, yung sinukat ko, sabi nila, maganda daw.
Nakita ko naman yun, maganda. Nagustuhan ko kasi yung size niya, pati yung shape dito kasi ayoko nung pa-square. Ganito, as in, ganito exactly yung gusto ko. Tapos ang cute din yung ribbon niya. Parang ang classy niya lang. Tapos ang alam ko, 120 pesos to. Ito kailangan ko lang gupitin. Kasi yung iba doon, ibang stocks nila, hindi ko gusto yung pagka-ribbon. Ito yung pinaka-perfect yung pagka-ribbon niya. So, I super love this. Meron akong ganito, pero hindi siya ganitong kahaba. Yung itong part na to. Ito, random yun ang dami nakita. Doon sa shop na yun, super laki niya. Ang dami niyang tinda na curtains, towels, lahat ng mga gamit sa bahay. Sobrang dami. Sa taas siya. So, nakita namin itong foot rug. And ang ganda niya kasi plain lang siya. Tapos maganda yung kulay kasi hindi siya dumihin. Yung likod niya, yan yung ganitong style. Yung may grip. This is 240 pesos. And diyan kami ng smaller version and lighter color. Ganito lang yung mga kulay kasi na bagay din dito sa bahay. And ito, this is 130 pesos. Next is, masaya rin ako dito kasi guys, lately actually, ganito na lang yung gamit ko kasi comfortable siya. Ayan, yung mga nipple silicone pads. Bumibili talaga kasi ako nito sa Green Hills. Pero sa Green Hills kasi it's 100 pesos each. And yun na yung pinakatawad na kaya ko. Pero dun sa Divisoria, nakuha ko siya ng 80 pesos each. So, itong tatlong to is 240 pesos only. Okay, next is itong mga clips. Itong super cute clips. As in, ayan o. Yung mga uso ngayon. Yung mga pearl gold. Ayan. So, I bought this 3. Itong tatlong to, 3 for 100. Tapos, bumili rin ako nito. This one is 100 pesos. Ayan, tatlo na siya. Ito mayroong plain na ganyan. And mayroong isang... Ayan. Ang ganda, diba? Ang cute! Okay, nagmukha na akong high school ulit. Next is itong goodie brush. I'm so happy. Original talaga siya. Yung shop na yun, lahat ng tinda nila original. Pero mas mura. It's only 110 pesos. Guys, ang mahal ng mga brush ngayon. Alam ko, di ba floral to? Tapos yan. Super cute talaga nito. Buksan ko na nga. Hindi ko pa ito na-try kasi nga gusto ko ipakita sa inyo. Guys, ang sarap na sa ulo. Sobrang tagal na kasi nung brush na ginagamit ko. As, hindi lang ako makabit kasi namamahalan nga ako sa mall. So, sakto talaga. Wala to sa gusto kong hanapin pero buti nakakita ko. I'm so happy with this. Okay. Next is... Ito, bumili kami ni mommy nito. This is only 50 pesos. Ayan. Lalagyan siya ng beauty blender. Super cute! Tsaka kasi, ewan ko ba, bakit hindi ako nag-try maganap nun? Kasi matagal na rin ako yung problema kung saan ko ilalagay yung beauty blender. 50 pesos lang, guys. Okay, Mom, she for this. Thank you sa pagbili sa kanito. Ang cute, oh. Next is, ito sa floor ng food court. May nagtitinda doon ng mga accessories. So, ito na bili ko. Earrings. Mili ko ako sa ganitong type ng earrings. So, meron siyang palawit na ganyan. Ito raw, sabi ni ate, hindi o yan nag-fade. Lahat daw ng tinda nila doon is hindi raw siya nangingitim over time. Super cute. Suot ko na nga. Sipin nyo, 320 pesos. Tapos, ang ganda na niya. Ang social niya tignan. I like the color. Super fresh lang. Okay, next is dun sa Ramp Couture, yung nakita niyong store na pinasukan namin. Sukay dun si Ate Pen, yung kita ko. Kasi gustong-gusto niya nga yung quality ng mga tinda nilang damit. I think, if we're not mistaken, yung mga damit nila mostly are from Bangkok. And sobrang ganda ng mga tiyanggi sa Bangkok kasi they sell quality clothes. So ito yung una kong binili. Ayan, this is a lace top. Super classy nito. This is very classy. Yung ganda nung tela talaga. Hindi siya mukhang cheap. Actually, hindi din talaga siya super mura. I think I bought this for 700 pesos. Ayan. Pero guys, 700 pesos. Pero yung quality niya parang Zara. Swear, as in, nung una ko nakita to, parang feeling ko nakikita ko siya sa Zara. Ayan o. Very, very classy. Bagay siya dito sa earrings ko. Next! Dun din sa same shop. Dalawa lang yung nabili ko doon. And pare silang
white lace top. Nag-iba lang sila na style. Kasi this is off-shoulder. Ayan. Actually, oh, ang kulit. May nakalagay pa talaga na ano, na Zara. Zara Basic. Kasi parang talaga siya, mukha talaga siyang Zara, guys. And may size pa siya. Nakuha kong size small. Tapos, ayan siya, off-shoulder siya na ganyan, na lace din. Yan. Makikita niyo naman to, suot ko to sa isa sa mga vlogs. Tapos, pareha silang 700 pesos. I'm so happy. Konti na lang, and then mag-move on na tayo dun sa aking favorite part. Sana ako excited. Okay, ito ay pang tanggal ng tutuli. Actually, you see Ate Fen yung nagbigay sa akin ito. Yan siya. Tapos, meron siyang switch dito. And then, switch natin. Ayan. Ayan. Pesos, diba? Not bad. Okay, next is, ano nain ko? Glad King or yung mura dito? Sige, si Glad King na lang. Kasi medyo mabibigat yung mga items kaya ano eh. Mura dito. Guys, I'm super happy na napuntahan namin to. Although, kasi sa 168 lang talaga kami nag-ikot mostly, pero sinadya talaga namin itong 999 kasi nga nandun si Glad King. Kasi gusto ko talagang makapunta doon. Kasi guys, yung mga brushes ko, as in luma na sila. Ewan ko ilang years ko na bang ginagamit yun. So kahit shampooan ko siya, feeling ko may mga nag-stay na talaga na bacteria doon. Kaya siguro nagkakaroon ako ng maliliit na bumps. So I'm so happy to go there. Kasi mura siya, and noon siya sa mga okay naman na quality na brushes and mga kung ano-anong mga gamit sa makeup. Ayan. Dalawa yung binili kong set. Pero ito, meron siyang yung para sa highlighter. Tapos, pareha silang 500 pesos. So, 500 pesos each. Guys, ang lambot niya. Sabi na nga, bae, kung ano yung na-imagine ko na texture niya, ganun talaga. Or lambot. Siyang fan brush. Yan. Ito naman. Ano mas cute na color? Okay, next. Ito, super cute nito, guys. Kasi, ito yung mga favorite ko ata sa mga nabili ko doon. Kasi super, I love the color. Ayan o. Siyang old rose. Ito yung favorite color ko. Ayan o. Super cute ng color niya. And yung handle niya rin is terno doon sa mismo buhok ng brush. Tapos, super lambot niya. Actually, same texture naman sila nung nabili ko na set. Next is this powder brush. I think this is... Okay, guys, yung kanina pala, 200 pesos lang yun. This one, ayan. 200 pesos lang siya. Tapos, ito is 220 pesos kasi mas malaki siya. Ayan. Tapos, sinatry namin tumawad dun sa Glad King. Pero sabi nila, fixed daw yung price nila. Ay, super ganda nito. Tingnan nyo. Parang ayaw pa siyang madumihan. Ang ganda nito. For loose powder. For any powder. Ayan. I love this so much. Next is, bumili ako nitong for the eyes. So, it's a set. Nagustuhan ko kasi terno siya dun sa mga nakuha ko kanina na brushes na old rose. Wala kasi ako makita na gano'n na gano'n. This one naman is 250 pesos sa set na to. Next is itong sponge set. Ayan. Ayan. Si AD yung kumuha nito kasi kailangan niya to. Kasi lagi silang minimakeupan, so dapat lagi malinis yung mga gamit para hindi siya magkaroon ng irritation or hindi mamuun yung mga dumi sa face niya or sa makeup niya, diba? Hindi siya super nipis, hindi rin siya super kapal. Tapos yung size niya rin, hindi malaki. So, kahit saan mag-fit. Tsaka kasi nga, yung gamit niyang makeup forever, ganito yung shape nun, yung original na sponge na nandun. Ayan o, yung feeling ko kapag binasama siya, parang pwede niyang ma-achieve yung nagagawa ng original beauty blender. Okay, next. Ito, actually, si AD yung nakakita nito kasi sabi niya, feeling niya, kailangan ko yung ganito. Which is totoo naman. Nung una, ayaw ko pa kasi mamahalan ako eh. Ayan o, yung pwede siyang pang-travel. Pa-seal talaga siya. Pang-travel siya. Pwede rin naman dito sa bahay para hindi siya naalikabukan yung mga brushes. Mura nito ah! Mura nito para sa quality niya. Tsaka, hindi ko na
expect. 320 pesos lang to. Goodbye. Sa mga favorite kong nabili doon, this is a crystal brush case. And it's only 350 pesos. Guys, ang ganda oh. Rose gold siya. Tapos meron siyang mga crystals na ganyan. Ayan oh. Super bagay niya. Ito oh, terno pa sila. Super cute. Ayan. Guys, super cute! Guys, ang social niya, tignan! Done na tayo with Glad King. Grabe, super happy ko talaga. Ngayon ko nalala sila nakita. Wow, kala mo super tagal. Last shop na tayo, which is yung mura dito. Yun yung gusto talaga namin puntahan, kaya rin kami nag-iya. Maganda, ang ganda ng quality, tapos mura. Sabi ko nga, yung shop nila, feeling ko yung sa Coffee Project, parang same sila ng supplier or baka doon talaga siya bumibili. Kasi ganun yung issue na, ganun yung quality, ganun yung feel ng shop. Ito muna tayo. Buti dito, may price lahat. Actually, nakakatuwa kasi marami rin naka-sale nung pumunta kami. First is this parang teacup or pwede rin sa coffee. Super cute niya kasi transparent and ang classy ng shape. Original price niya is 280 but we got it for 120 pesos. Dalawa yung binili namin na gano'n. Then next, ito. Si mommy yung nag-suggest sa akin ito na bilhin ko. This is originally 100 pesos pero naka 50 off siya. So 50 pesos na lang. Ito sabi nga ni mommy kapag kunyari may visitors ka or kahit naman dito lang sa bahay, pwede mo lagyan ng mga chocolates, diba? Or lagyan mo lang ng tela tapos pwede i-serve dito yung pandesal. Diba? Ayan o. Gold siya ng heart shape. Tapos, ayan. Ang ganda ng quality niya. Next is, actually, mabibigat to, guys. Okay, after 10 years, open ko na yung kahon. Isa na lang na-pair yung papakita ko, pero 4 yung binili namin. Yeah, so, it's this one. Tapos, naka-seal din pala to. This is originally 580 pesos, but we got it for 380 pesos na lang. Ganda nitong plate na to. See? Ayan. Ang ganda niya. Basta ang ganda ng pagka-marble niya. Ang ganda ng kulay. Tapos bagay na bagay siya dito. Ayan o. Pag pinato mo siya dito. Super classy. Super cute. Na beses ko na sabi yung classy today. By the way, itong plate, hindi pa siya naka-seal. This is 300 pesos. Ayan. I love this so much. Grabe. I think yun na yun. Yun na yung mga nabili namin. May isa pa palang nakatago doon. Wait, buti naalala ko kasi nakatago siya sa ilalim. So, yan siya. This is 550 pesos. Wait, open ko para mas ma-appreciate mo. Yan. Fork, may spoon, may knife, may teaspoon. Yan siya. Excited na akong kumain. Excited na akong kumain gamit to. Kaya super happy ko talaga sa mga nabili namin. Before pa lang talaga, may hilig na kasi nga ako pumunta sa ganun sa Divisoria, ganyan sa mga mura. I'm super, super, super happy and gusto ulit namin bumalik actually. Siguro in 2 months, babalik din ulit kami. So yeah, end ko na tong vlog na to with this haul. Thank you again guys for going with us to our Divisoria trip. And I hope you enjoyed it as much as I do, as much as we did. Kwentuhan niyo ako baka mamaya meron pa kayong mga recommendations na shops or mga magagandang items dun na pwede pa namin puntahan the next time. And thank you very much for watching this vlog and this mini haul. I hope you are already subscribed to my channel. Please like this and share this to your friends and families. Thank you so much, guys!